Now I will discuss the design of purlins. First, what is purlin? A purlin is a roof beam, ano, nag-a-act siya as roof beam sa truss system natin. Ano? Halimbawa dito, ito yung truss natin, itong triangle, ano. And then yung purlin natin is a channel, itong channel na to. Sa kanya nakapatong yung lahat ng roof load. Ano? Siya yung nagsisilbing beam dito. So, kung mapapansin nyo, dito sa top view natin, ito yung mga channel natin. Itong kulay itim na itong straight. Ano? Nakapatong siya between dun sa truss natin, which is itong kulay blue lines. And then, ano naman itong orange na line na to? Ito naman yung tinatawag nating sagrads. Ano, kumbaga sila yung lateral bracing ni purlins natin. Ano? And then, yan. Yung, ang purpose ni sagrad is to strengthen yung weaker axis ni channel, which is the y-axis, ano. Kung mapapansin nyo, di ba nakapatong si purlins dun sa truss natin, which is nakaslope. Therefore, naka-incline yung channel natin, ano, at a certain slope. So, mamaya, tingnan natin kung paano siya makaka-apekto. So, unahin natin yung provision about sa pagde-design ng purlins. So, dito, may tinatawag tayong biaxial bending. Bakit pumasok yung biaxial bending? Kasi meron na tayong bending along the major axis, which is yung X, and then the Y-axis na the minor or the weaker axis. So, for biaxial bending condition, the interaction values shall be taken from the equation small f bx all over fbx plus fby all over fby. So, anong pagkakaiba nito? Yung small fbx natin is the actual computed bending stress versus or nakaratio siya dun sa allowable bending stress along the major axis. And then, ganun din naman ito, si small fby is the actual bending stress along the y-axis. And then, si capital fb sub by is the allowable bending stress along y-axis. Meron tayo ditong note. When the lateral loads applied to the top flange of the beam, ano, ibig sabihin dun sa purlins natin, does not pass through the centroid of the section, reduce the effective section modulus for the y-axis by 50%. Meaning, kapag hindi daw nag-a-act yung loads natin dun sa centroid ng pinaka-section natin, anong mangyayari? I-reduce natin by 50% yung section modulus for the y-axis. So, take note natin yan, ano. And then, meron tayo ditong another condition. If purlins are simply supported at the trusses and sagrads are not provided, ito yung mga equation natin para sa pagkuha ng maximum moment. Kung mapapansin ninyo, pa-familiar kayo dito sa, ano, sa formula na WL squared over 8, ano. Kasi, di ba, sa simple span natin, simple span, ano? Kapag meron tayo ditong distributed load na W, pag, kapag kinuha natin yung shear diagram niya, di ba? Ganito yung magiging itsura niya, ano? So, assume natin, andito sa gitna yung zero shear. Kung asan si zero shear, andun din si maximum moment. Ano, ito yung M max natin. Wherein, yung, para makuha yung maximum moment na yan, para sa simply supported span na merong distributed load,
ang equation ng moment dyan is WL squared over 8, wherein yung L is the span length nung span, simple span natin. Ano? Kaya, andito, ito na siya, ano? WL squared over 8, and then ganoon din naman yung sa moment ng sa Y, pagkuha natin, WL squared over 8. Ano? And then, kapag naman daw yung sa grids natin are provided at mid-span, ibig sabihin may single line of sa grids tayo. Kung pupunta tayo dito, yan. Dito, double, two lines of sa grid ang ginamit dito. Dun sa isang span length, ito, di ba ito yung pinaka-length nung ano natin, nung purlins from truss to truss. Dun sa si sa haba niya, may nakalagay na dalawang sagrads. Meaning, two lines to ano. And then, yung kanina, yung single line, ibig sabihin, isa lang yung nilalagay na sagrad. And then, pag sinabing single line, automatic nilalagay yun sa mid-span. Ano? And then, kung mapapansin ninyo, ang magbabago lang sa pagkuha ng moment is yung kay Y. Bakit? Sabi ko nga, di ba si, yung sagrads natin, di ba, yung lateral bracing natin is hindi nakaka-apekto dito. Hindi siya nag-i-exist dito sa major axis natin na bending, ano. Nag-a-act lang siya dito, perpendicular. That's why magkakaroon lang siya ng effect doon sa y-axis. Kaya mababago na yung formula for the moment dun sa y-axis, which is lagi na siyang WL squared over 32. And pagdating naman dun sa sagrads na provided at third points, meaning two lines of sagrads. Ano, kung mapapansin nyo dito, two lines to ng sagrad. And then, located siya at third points. Ano? So, yun na. Nagbago ulit yung ano natin, which is for MY, WL squared over 90. Kung mapapansin nyo, magkaiba din yung W dito. May WN and may WT. Ano ba yung ibig sabihin ng WN? Yung WN natin is the normal loads natin. Ibig sabihin, yung loads na nag-a-act perpendicular dun sa surface natin, dun sa channel. And then, yun namang WT is the tangential loads. Ano? Tangential. Meaning, ganito siya, parallel dun sa surface natin. Kasi, kung mapapansin ninyo, yung W natin, di ba, kunyari, ang mga weight, ng dead load and then live load, nag-a-act siya ano, ng directly downward. Ano? Downward. Itong W natin na kulay violet. And then, i-component natin siya into X and Y, di ba? Kumbaga, si W normal and W tangential, which is si WN is perpendicular dun sa mismong channel natin, and then yung si W tangential is parallel doon sa pagka-slope ng roof natin. Ano? So, mamaya, isa-isayin natin yan. So, ito, yan, pakitake note din yan. So, try tayo mag-solve. Ano? Let's have the sample problem. So, a light grade steel channel was used as a purlin of a truss. The top chord of the truss is inclined 1 vertical is to 3 horizontal. Meaning, itong slope down nitong truss natin is 1 vertical and 3 horizontal. So, paano natin yun kukunin? Diba, 1
1 vertical is to 3 horizontal. That is equivalent to tangent, diba? Tangent theta is equal to 1/3. Para makuha natin yung slope. Yan. Diba? Tangent theta is equal to 1 over 3. Ano? And then, theta is equivalent to 18.43. So, yun na yung ilalagay natin dito. 18.43 degrees. And then, the distance between trusses is equal to 3 meters. So, saan yun? Diba, itong distance daw na to, between trusses, yung pinapatungan ng purlins natin, ito siya. Ito, hanggang dun. Yan, yung length na yan, yan yung distance between truss, that is equal to 3 meters. Therefore, siya yung magiging length nung purlins natin, which is 3 meters. And then, another given, the weight, the purlin has a weight of 80 newton per meter. So, weight ng purlin, 80 newton per meter. And spaced at 1.2 meters on centers. Ano ibig sabihin ng 1.2 meters on centers? On center? Ibig sabihin yun yung spacing ng purlin natin. Meaning, ito siya, oh. Ito, yan. On center, yan, this distance between doon. Saan magte-take effect yung spacing na yun? Kung mapapansin ninyo, dun sa roof natin, yung mga load na given dito is naka-pascal, meaning pressure. Eh, di ibig sabihin, kukuha tayo ng tributary area. So, mamaya, tingnan natin yun. Muna, isulat muna natin yung given. We have spacing ng purlins is 1.2. Itong S dito, 1.2 meters. And then, another given, the dead load including the roof materials is 1,200 pascal. Dito, diba pag sinabing dead load, nasa isip natin, di syempre yung mga fixed na material na nandun. Yun yung kinakonsider nating dead load, yung hindi na nire-remove dun. Yung permanent na siyang nakalagay dun. And then, isipin natin, kasama na ba dun yung purlin weight or hindi pa? So, dito, ang tinutukaw, yung iba pang component ng roof. Ano, let's say, yung mga yero or mga roof materials. Ano? Kasi dito, specifically, binigay niya ng hiwalay yung weight ng purlin mo. Kasi, ang mangyayari dyan mamaya, di ba, may specification tayo na kapag hindi daw sinabi, kapag hindi in-indicate sa problem na yung loads natin, lateral loads, apply to the top flange, does not pass through the centroid of the section, i-reduce natin yung section modulus for the y-axis by 50%. So, meaning dito, wala siyang in-indicate na nag-pass through the centroid, meaning i-reduce natin, and then, para bang dito lang siya nag-act sa mismong channel natin, hindi dito sa centroid, ano? So, mamaya, tingnan natin yan. So, hiwalay pa yun. Ano, yung roof material dun sa, yung dead load dun sa weight ng purlin. Hindi pa siya kasama. And then, meron tayong live load na 1,100 pascal.
Diba, ang Pascal is Newton per meter squared. And then, wind load na 1,500. Yung WL ko dito, 1,500 Pascal. And then, coefficient of pressure at leeward and windward are 0.2 and pakilagyan na lang to, 0.52. So, for the leeward is dito, CL is the coefficient for leeward, that is 0.2, and then coefficient of for windward is 0.5. Since coefficient lang yun, wala yung unit ano. And then, sag rods are placed at the middle thirds. Ano? So, middle thirds located yung sag rods natin. And then, FBX and FBY is 138 megapascal. Same lang dun sa FBY. Ano pa ba? Determine the minimum value of the interaction equation. So, palitan natin to. Gawin muna nating maximum. Ito, palitan natin. Gawin nating maximum value. Maximum value of the interaction equation. Wait lang. Yan. And then, yung properties daw nung channel natin na C200 by 76 is S of X is equal to 6.19 times 10 raised to 4 mm cube. And for the section modulus nung sa y-axis is, hindi ko pala napalitan. Wait lang. Palitan natin to ng, ang isolve ko pala is iba yung given. Dito ko na lang yung ginamit kong given. S sub x is equal to 4.5 times 10 raised to 4 mm cube. And then, dito naman sa SY niya, 1.2 times 10 raised to 4 din. And then, unit is mm cube. Take note ha, ito na yung ano ha, given. Hindi na yung naandun sa problem. Hindi ko lang nabago. Yan. Ito kasi yung sinolve ko na. So, paano ba natin sisimulan yung pagkuha ng maximum ratio? Diba, ang kinukuha natin ditong value is yung sa interaction interaction value natin na FBX, ito, FBX plus FBY, dapat siya maging less than or equal to 1. Ano? So, therefore, kukunin natin yung actual bending stress along X and Y axis. Ano? So, simulan natin. Ito. Simulan natin pag-compute ng mga load. Ano? Ayan. So, alamin muna natin yung dead load. So, sa dead load, di ba may 1,200 Pascal tayo? Ibig sabihin, saan ba yung 1,200 Pascal na yun? Di ba nakadistribute siya doon sa area na to? Ano yung magiging, di ba yung pressure na yun, i-convert natin sa distributed loads. Meaning, kukunin natin yung tributary area dito. Ano? So, kung ito yung distance ng ito, per linto. So, therefore, ang magiging tributary area niya, hahatiin natin to
Ikikerry niya yung kalahati dito, and then another kalahati dito. Tapos ito yung ikikerry ng Berlin na to. Meaning, kalahati ng spacing sa kanan, kalahati ng spacing sa kaliwa. And equal naman yung spacing niya, which is 1.2. Therefore, kalahati ng 1.2 is 0.6. And then, times 2 din natin. E di 1.2 din yung length nung sa tributary area niya. Therefore, i-multiply natin si 1.2. Ito, si dead load. Eh, 1,200 multiplied by the spacing na 1.2. And then, ipa-plus natin yung weight ng purlin. Since dead load siya, ano considered as dead load? Yung weight mismo ni purlin. Eh, diba yung purlin natin, naka-distributed load na siya. Meaning, hindi na natin kailangan i-multiply pa nung length or nung tributary area. Ano? Ito, kung halimbawa, ang nakalagay dito is yung unit weight nung steel natin na newton per cubic meter. Meaning, i-multiply natin siya by the area nung section para makuha natin yung load niya per linear meter. Ano? Since naka-newton per meter na siya, no need na natin siyang i-multiply. Therefore, this is plus 80 na lang. Plus 80, this is equal to 1,520. And then, pagdating naman kay live load, W sub LL, ano ba yung live load natin? 1,100 Pascal. And then, same lang siya ng tributary area, diba? Kaya 1.2 to. And this is equal to 1,101.2. And then, nakahiwalay natin si wind load. Ano? Si wind load na 1,500 Pascal. So, paki-take note to. Ano ba yung magiging coefficient natin? Diba may binigay na coefficient for leeward and windward? Ang ganito ang magiging analysis. Alin ba? Alin ang pipiliin ko yung coefficient, ang gagamitin ko, coefficient for leeward or windward? Since ba maximum yung kinukuha nating interaction value, gagamitin ko ba yung mas malaking coefficient na 0.5? So, hindi yun ang basehan. Ang basehan is yung direction. Diba, pag sinabing leeward, ganito siya. Pag sinabing leeward, yung diba, halimbawa, may gable frame tayo dito. And then, kunwari, naka, ano yan, may support yan dyan. Pag sinabing leeward, suction siya, ano? Suction. Away from the surface nito. Ano? Halimbawa, yan. Ganyan. Ganyan yung direction nung leeward natin. Ano? And then, kapag sinabi mo namang windward, ganito. Papunta dun sa mismong surface. Ano? Yan. Ito yung windward. Meaning, ano ba yung magkocontribute ng maximum value? Ibig sabihin, di ba yung makakadagdag ng load? Diba ang mga load natin is yung dead load, live load, nagko-contribute siya ng load papunta dun sa parang compression siya, ano? Compression, hindi tension. Yung mga load natin na dead load and live load, nagko-cause siya ng compression. Eh, how about kung i-leeward yung gagamitin nating coefficient? Diba, ang mangyayari,
kung leeward yung gagawin natin, yung magiging direction ng force mo is pa ganun. Yung leeward, ano, para dun sa direction ng wind. Di ibig sabihin, mababawasan pa niya yung direction na papunta dito. Ano? Therefore, ang gagamitin natin is the coefficient of windward. Dahil, maximum ratio yung kinukuha natin. Tandaan yun ha, dahil kinukuha natin yung maximum interaction value, ang gagamitin natin coefficient is windward. So, ano nga ba yung direction ng wind natin? Ano ba? May component din siya ng x and y kapag sinolve natin. Paano ba nag-a-act yung wind? So, sabi daw, ang wind nag-a-act normal to the surface. Ano? Ibig sabihin, perpendicular na siya dun sa surface, automatic. Ano? Yan, naka-perpendicular na siya. Buong-buo siya, yung wind load natin nag-a-act dyan. Naka-perpendicular. Meaning, wala siyang i-contribute dito sa load natin tangential. Ano? Or yung sa lateral. Ibig sabihin, wala siyang component. Ang i-component lang natin is si dead load and live load. Okay. Ibig sabihin, gagamitin natin yung coefficient ng windward, which is 0.5. Diba, may spacing, ang tributary area natin is 1.2, and then coefficient natin is 0.5. Therefore, ang sagot is 900 Newton per meter. Newton per meter to lahat, ano? And then, kapag nagde-design tayo ng sa, di ba sa LRFD, may combination tayo ng loads. So, sa combination, dun sa chapter 2 ng NSCP, sa combination ng sa dead load, meron tayong 1.2 ng dead load plus 1.6 ng live load plus 0.8 ng wind load. So, yan, ito yung gagamitin nating factored load. Ano? And ibig sabihin, yung dead load natin dito, i-multiply natin by 1.2. And then, that is equal to 1,824. And then, for the live load, 1.6. That is 1,761.92. And then, yung sa wind load natin, i-multiply natin by 0.8. That is equal to 720 Newton per meter. And then, ayan na. Ano, meron na tayo niyan. Pero ang kailangan natin, di ba, pag-solve is ito. Ang kukunin kasi natin yung actual. We will solve for the actual bending stresses along X and along Y. And then, nakita natin sa formula na kailangan natin makuha yung mga moment along X and then along Y or tangential. Ano? Kasi, diba, i-recall lang natin, dun sa pagkuha natin ng bending stress or the flexural stress, that is equal to the moment multiplied by C over I or M over S. Diba, yung S natin is the section modulus na equals kay I over C. Ayan. Kaya, ang unang kukunin natin is yung value ng moment natin since may given na tayo nitong property dun sa channel. Ano? Therefore, kunin natin yung magiging value ng mx. Diba, kung mapapansin natin yung mx natin since simply supported naman siya. Therefore, yung mx natin is equivalent to w sub n l squared over 8.
ano ba yung magiging value ng W sub N natin? So, dito, yung W sub N is the normal loads. Ano? Yung loads na perpendicular dun sa surface natin. So, ulitin ko dito. Diba, yung dead load natin, yung dead load and live load natin, syempre, hindi naman siya naka-incline, mag-a-act. Ang dead load pag natin is by gravity, diba? So, directly downward siya. E di, ibig sabihin, ito siya yung kulay violet. Meaning, para mag-act siya dun sa, para hindi tayo, para masimplify yung calculation, kasi i-orient natin siya base dun sa x and y axis ni channel. Diba, yung x and y axis ni channel pa ganito, naka-incline. At a slope of theta. Ito siya. Diba, ito yung roof slope natin na theta. Kung theta ito, meaning theta din ito. Ano? And then, itong line na to, ito din yan, o, si W sub N, di ba? Yan din yan. Pinakita ko lang dyan para malinaw kung paano natin kukunin. Meaning, kapag kinomponent natin, ano ba yung magiging equivalent ni W sub N? Ibig sabihin, si W sub N is equivalent to W cosine theta. Kasi siya yung adjacent, di ba? And then, for the W sub T or the tangential loads or lateral loads, ano naman siya? W sine theta. Kukunin natin yung sa component niya, ano? Kasi nga, nag-a-act lang siya directly downward. Pero may exception dito. Sabi ko nga, si wind load ay hindi kailangan i-component. Kasi si wind load, ito ay para kay dead load at live load lang ikino-component. Pero si wind load, directly na siyang tumatama perpendicular dun sa surface. Therefore, wala na siyang component. Therefore, saan lang siya mag-i-exist? Dito lang kay normal, ano, W sub N. Wala, hindi siya mag-a-act dito sa W sub T. So, kung kukunin natin yung W sub N, kunin muna natin yung total na W, ano? Meaning, yung W natin na i-component is yung galing kay dead load and live load. So, ilagay ko lang muna dito sa ano, Excel. Meron tayo ditong W, DL, and W, LL. So, equivalent to dun sa 1824 and 1761.92. Ano? And then, yung wind load natin na equivalent to 720. Meaning, yung W dito, sabi ko nga, ang i-component lang si dead load at si live load. Ano? Ang kailangan i-component. Yan. Dead load na 1824 plus 1761.92 cosine. Ano yung cosine theta natin? Yung theta natin is yung roof slope na ito, 18.43 degrees. Ito na yung gagamitin nating slope dito or angle. 18.43 degrees plus si wind load na 720. O, tandaan ito ha, hindi na i-component si wind load. Nag-a-act lang siya
perpendicular. Ano directly perpendicular si wind? And then, therefore, W sub N is equal to 4122 Newton lang. Yan na yan. W sub N na. Ito na yung gagamitin natin. W sub N. W sub N. Sa 4122 Newton. And then, ano naman yung kay W sub T, yung tangential? Diba, sabi natin, W sine theta. So, dito, meron ulit tayong 1824 plus 1761.92 multiplied by sine 18.43 degrees. Dito, wala na tayong wind load. Hindi na nag-a-act tangentially si wind load. Ano? Tandaan yun, ha? Hindi nakasama sa W sub T natin si wind load. Bakit? Nag-a-act lang siya along dun sa W sub N natin, which is perpendicular dun sa surface. Therefore, W sub T is equal to 1133.67 Newton. Newton meter pa rin pala ito. Kasi distributed load pa rin to. Yan. Distributed load pa rin siya. Ano? Newton per meter. W sub T is 1.67 Newton meter. Anong next na? Diba kukuha na tayo nung mga moment, ano? So, for the MX, W, this is equal to, sabi ko, W sub N, L squared over 8. And then, ano ba si W sub N? That is 4122. And then, ano ba yung length natin? Diba, mayroon na tayong given dito na length that is equal to 3 meters. And then, squared all over 8. Yung moment natin is equivalent to 4,637.25 Newton meter MX. Yung notation dito, yung ito ibig sabihin, yung ito yung moment na gagamitin natin para makuha yung flexural bend or bending stress sa x-axis. Ano? Kaya 4637.25 Newton meter. So, pwede na natin makuha yung bending stress sa x. Ano? Therefore, we have bending stress along x, mx, else, hindi. Since sx yung given, yan na. Ito na yung equation natin. We have 4637.25. Ano ba yung Sx natin? Given na dito. So, sa properties ng channel, hindi na magko-compute. We have 4.5 times 10 raised to 4 mm cube. Ibig sabihin, kailangan natin itong i-meter ano. Divide natin by 1,000 cube. Ang magiging sagot is naka-pascal na, naka-newton per meter squared. And that is equal to 103.05 times 10 raised to 6 pascal or 103.05 mega
Pascal. So therefore, meron tayong computed na value na FBX that is equal to 103.05 MPa. So, proceed naman tayo sa pagkuha nung sa Y. So, moment ng Y equal daw yung sa tangential length squared. Ano ba yung divisor dito? Diba nakadepende yung moment ng Y kung ano yung, kung ilan yung ginamit na sa grads. Diba dito, naka-indicate na ang ginamit is at the middle thirds. Ano kapag sa middle thirds, ibig sabihin at third points, yung MY natin is W sub T L squared over 90 ang gagamitin. Therefore, ito, substitute natin, W sub T is, ilan? Ano yung given ng W sub T natin? That is 113.67. Ano ba yung length? Ganun din, 3 squared over 90. So, no need, ito lang yung tatandaan yung mga equation na nito. Ano? MY is 113.3167 MPa. Divide lang din natin to ng, hindi, moment pa lang pala to. Hindi pa MPa. So, moment niya is 113.3167 newton meter. And then, pagkuha natin ng F sub BY, MY over SY na din. Ano? Pero, take note na, sabi dito, diba, may in-indicate ba dun sa problem na sinabi na assume na yung loads natin is nag-a-act dun sa centroid nung channel natin, ng section. Diba, may note tayo dito na when the lateral loads apply to the top flange of the beam does not pass through the centroid of the section, reduce the effective section modulus for the y-axis by 50%. Since dito, hindi naman pina-assume, hindi in-indicate. Ano? Hindi in-indicate na nag-pass sa centroid ng channel yung lateral loads natin. Therefore, magre-reduce tayo. Sabi kapag kapag daw yung purlin weight is nakahiwalay dun sa dead load na given, ibig sabihin daw nun, yung mga dead load, live load natin, ina-assume na hindi siya nag-pass dun sa centroid. Kasi, diba, yung kapag sinabi nating weight, weight ng object natin na kinoconsider, automatically, yung weight niya, nag-a-act dun sa centroid niya. Eh, however naman, yung mga applied load, ano, na dead load and live load, diba nakapatong lang yun dito? Meaning, hindi naman yun automatically na nagpapas sa centroid ng section natin. Dito siya nagpapas, oh. Diba, nakapatong lang yung mga roof materials natin dun sa purlin natin, which is yung channel. So, dito lang siya sa flange nag-a-act. Hindi siya dun sa pinaka-centroid nung channel natin. Therefore, sa problem na to, wala naman tayong in-assume, hindi in-indicate na i-assume na nasa centroid nag-pass yung mga lateral loads. Therefore, i-reduce natin si SY ng 50%. Therefore, meron tayo ditong moment na 113.3167 divide by, diba, i-reduce natin by 50%, meaning i-multiply natin by 0.5 yung value ng SY. So, yung SY natin is 1.2 times 10 raised to 4.
mm cube. Since mm cube to, i-divide ko by 1,000 cube, ano? Para maging meter cube. Therefore, yung answer natin is 113.3167 divide by 0.5. This is equal to 18.89 × 10⁶ Pascal, or 18.89 megapascal. So it meron na tayo nung mga actual values, ano, lagay ko lang dito FBY, that is 18.89 MPa. So pwede na tayo makakuha nung interaction value natin. Ano? Diba yung interaction value natin is we have FBX over FBX plus FBY over FBY. So, substitute lang natin. FBX is 103.05, and then yung FBX and FBY natin, ito 138 din to, ha. Yan, pina-assume na lang sa atin yung allowable bending stress, hindi na kayo magko-compute, ano, given na. So, meron tayo ditong 138 megapascal plus FBY. What is the FBY? 18.89 divide by 138. So, pag kinuha natin to, 103.05, 138, 18.89, 138. And that is equal to 0.8836. Therefore, less than 1 siya. Therefore, pasado yung ano natin, capable yung purlin natin na mag-carry ng loads. Ano? Kasi hindi siya nag-exceed ng 1. So, kung mapapansin nyo kasi dito, di ba, i-ano ko lang, elaborate ko lang, bakit, ano, bakit may W sub T yung nag-a-act para lang dun sa, bakit yung W sub T ay para kay M sub Y natin. And then, yung W sub N natin para kay moment ng sa X natin. Diba kasi ito, itong W sub N, kung i-imagine natin, diba ang orientation, yung simple span natin na length ay, diba, 3 meters, simple span, therefore, meron tayo ditong si reactions. And then, andito yung W sub N natin na distributed load. O, ganyan yan. Ang orientation dito ng channel natin is pag ganito. Ano? Eh, how about naman dun sa, di ba ito yung pagkuha natin ng MX for the FBX. Para naman yung kay FBY. Di ba, ang itsura din nito, ganito naman. Diba, simply supported pa rin siya. Pero, dito sa MY natin, dito na papasok si lateral support na sagrads. Since may sagrads tayo at the middle thirds, edi ito na yung mga supports niya, ano? Ganyan na. Therefore, na-modify ngayon si formula for the moment. Naging na siyang WL squared over 90. Kaya ito na yun. Ano? Kaya nag-iiba yung divisor natin. Depende kung ilang sagrads ang nilagay natin in between nung sa purlins. Therefore, kaya dito, ito na yung FBY natin is the moment Y L squared over, hindi, MY over SY na to, ano? So, ang orientation naman dito nung channel natin is ang nangyayari na
nakapahiga naman siya. Ano, yung orientation ng channel natin dito, nakapahigang ganyan. Ano? Tapos, yan. Diyan na siya nagre-resist ng load. Ano? So, ayan yung pagkakaiba. Ano? So, pakitandaan na lang yung, ano, yung hindi na kayo magmamano-mano ng pag-locate ng maximum moment dito. Kasi given na, tatandaan nyo na lang yung mga, ano, yung mga moment, yung mga equation para makuha yung moment. Kung mapapansin nyo, pare-pareho lang naman yung para kay X. Ang magbabago lang yung divisor niya for the MY, which is nakadepende sa number ng sagrads. And then, pagkuha ulit nung W sub N, W sub T, ang naka-component lang is the dead load and live load. Hindi kasamang iko-component si wind load kasi nag-a-act lang siya perpendicularly dun sa surface natin. So, ganun lang naman yung pag-design natin ng purlins. Ano? Careful lang dun sa paggawa ng mga component-component. Therefore, yung interaction value natin, diba? Less than 1, meaning, ano siya? Adequate yung purlin natin to carry the loads. Eh, how about naglagpas ng 1? Ibig sabihin, fail yun. Mag-fail yung structure mo, yung roof truss, ano? Hindi niya kayang i-carry yun. And then, ano pa ba? So, ganun lang naman yung pag-ano niya, pag-analyze dun sa purlins, ano? So, yun lang. Thank you.